Mula sa mga nabanggit na mga prinsipyo, nabuo ni Scheller ang hierarkiya ng pagpapahalaga. Tinawag niya itong Ordo Amoris o Order of the Heart. Sinasabi niya ang ganitong hierarkiya ng pagpapahalaga ay hindi ganap na mauunawaan lamang ng isip. Naniniwala siyang ang puso ng tao ay kayang magbigay ng kanyang sariling katuwiran na maaaring hindi maunawaan ng isip. Ang unang antas ay ang pandamdam ng mga pagpapahalaga o sensory values. Itinuturing na nasa pinakababa o pinakamababang antas ng pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandamdam ng tao. Ayon sa paksa sa Araling Panglipunan 9, ang pangangailangan at kagustuhan. Ang bawat tao ay may mga pangangailangan at kagustuhan. Ang pangangailangan ay mga bagay na dapat mayroon ang tao sapagkat kailangan niya nito sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang pagkain, damit, at tirahan ay mga batayang pangangailangan sapagkat hindi mabubuhay ang tao kung wala ang mga ito. Samantala, hindi sapat na may damit, tirahan, at pagkain lang ang tao. Gusto niyang mabuhay ng marangal at maayos sa lipunan, kaya siya ay naghahangad ng mas mataas ng kanyang mga batayang pangangailangan. Tinatawag na kagustuhan ang paghahangad na ito ng tao. Ang pagkakaroon ng bahay sa isang sikat na pamayanan, pagkakaroon ng masarap na pagkain sa araw-araw at pagsuot ng mamahaling damit at may halimbawang ng kagustuhan nila ito. Ayan, halimbawa nito na mas gusto nila o naghahangad sila ng magagarang tirahan. Ang iba ay mas okay sa kanila ang simpleng mga kagamitan. Pero ang iba naman, mas gusto nila ang mamahaling gamit o yung may mga brand. Okay? Ang iba naman ay mas gusto nila ang mga simpleng cellphone sapagkat ito ay pangangailangan nila sa araw-araw. Maaring ginagamit nila ito sa pag-aaral, ginagamit nila sa kanilang trabaho. Pero ang iba naman ay mas gusto nila ang pinakamahal na cellphone sapagkat gusto nilang makisabay sa uso. Pero ayon kay na McCollin, Brew and Barbiero, sa kanilang aklat na Microeconomics, ang kagustuhan ng tao ay nagbabago at maaaring madagdagan dahilan sa paglabas ng mga bagong produkto. Ang kagustuhan ng tao sa isang bagay ay magdudulot ng mas mataas na antas ng kagustuhan sa paglipas ng panahon. Subalit, sa maraming pagkakataon, ang kagustuhan ng isang tao ay maaaring pangangailangan ng iba at ang pangangailangan mo ay kagustuhan lamang para sa iba. Ang pagpili ng cellphone, katulad nga ng sinabi ko kanina, para sa isang negosyante ay isang pangangailangan. Subalit, para sa iba, ang cellphone ay maaaring kagustuhan lamang. Ngayon, dumako tayo sa ating maikling pagsusulit. Kung ating naunawaan ang unang antas ng pagpapahalaga, kailangan o kagustuhan, isulat ang salitang gusto o kailangan sa chat box. Bibigyan ko lamang kayo ng isang minuto.
Okay, batay sa inyong mga sagot sa chat box, magkakaiba-iba pa rin talaga. Meron mga bagay na ito ay sa kanila, ay gusto nila, ang iba naman ay kailangan nila ito. Okay, ngayon naman dumako tayo sa ikalawang antas ng pagpapahalaga. Ang pambuhay na pagpapahalaga o yung tinatawag nating vital values. Ito ay ang mga pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay or well-being. Halimbawa, mahalaga sa tao ang makapagpahinga kung siya ay pagod dahil ito ay makapagpapabuti sa kaniyang pakiramdam. Ang kumain ng masustansyang pagkain upang matiyak na siya ay malusog at hindi magkakasakit. Ngayon naman, ano-ano ang mga pambuhay na pagpapahalaga na dapat nating maisagawa ngayong pandemya? Pangatlo, mga espiritual na pagpapahalaga o spiritual values. Maituturing na mas mataas ang pagpapahalaga nito kaysa sa dalawang unang nabanggit. Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan, hindi sa sarili, kundi sa mas nakararami. May tatlong uri ng pagpapahalagang ito ayon sa aklat na Problems of Sociology of Knowledge na isinulat ni Max Keller. Una, mga pagpapahalagang pangkagandahan o ito'y tinatawag nating aesthetic values. Pangalawa, pagpapahalaga sa katarungan, value of justice. At uli, pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan, value of full cognition of truth. Yan, kung ating papansinin, nakikita po natin ito sa ating timeline sa Facebook. Ayan, sa mga wall natin kapag nag-scroll tayo sa ating Facebook. Ito ang sikat-sikat na bayanihang isinasagawa ng ibang barangay sa iba't ibang lungsod. Ito'y tinatawag nating community pantry. Ayan. Sa tingin nyo kaya, mag-aaral, ano-ano ang mga magagandang katangiang pagpapahalaga ang naipapakita sa pamamagitan ng community pantry na inilunsad ni Ana Patricia mula sa lungsod ng Quezon sa Maginhawa. At ang huli na antas ng pagpapahalaga ay ang banal na pagpapahalaga or holy values. Ito ang pinakamataas na lahat o ang pinakamataas na antas sa lahat ng mga pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kanyang kaganapan upang maging handa sa pagharap sa Diyos, ang pagkilos tungo sa kabanalan, ang katuparan ng kaganapan hindi lamang ng material na kalikasan ng tao, kundi maging ang kaniyang espiritual na kalikasan. Masasabi natin na ang cheating o ito ay nauuso ngayon, may mga iba na kumukuha ng gawain, nangungopya ng gawain ng ibang kamag-aral
at kanila itong ipinapasa sa kanilang guro. Sa tingin nyo kaya, tama kaya ito? Siyempre, ito ay maling gawain. Paninigarilyo, pag-inom, lalo na ngayon, na bawal uminom ngayon at dapat kinakailangan po natin na sumunod sa mga patakarang inilunsad ng ating gobyerno. Sa mga paraang ito o mga maling gawain na ito, ito ay simple at alam natin na napaka-bawal gawin bilang isang mag-aaral o bilang isang ganap na tao. Sapagkat lahat ng maling gawain ay hindi nakapagbibigay ng banal sa ating katawan at hindi nakapagbibigay ng kabutihan sa kahit na sino man, lalo na sa ating Panginoon. Kaya, sa pinakamataas na antas na pagpapahalaga o tinatawag nating holy values, mas matimbang ang pag-attend natin ng mga virtual prayer gathering o ang pagdarasal ng sama-sama ng buong pamilya sa kanilang tahanan man ito o sa iba't ibang online platform. Ugaliin natin na mas unahin ang mga bagay na mas mabigat o mas banal at makapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon kaysa sa mga bagay na walang saysay.